So ayun na nga guys, welcome back sa aking channel. At ngayong araw ay magre-react tayo sa unang kanta ng bagong P-pop boy group na Boyz. Ano? So basically, sa mga members na itong Boyz, dalawa lang yung member nila na medyo familiar ako. No? Si Ethan, saka si BJ. Si Ethan, kung di ako nagkakamali, minsan na siyang lumabas sa live ng Lit sa Kumu noon. Ano? At kumanta rin siya doon. So sure ako na si Ethan ay maganda ang boses. Tapos, si ano naman, si BJ naman, may mga ilan akong video niya na sumasayaw ng kasama si Nate. So, wala. Ayun lang. Ayun na yung bagay na pwede ko ma-share sa inyo sa ngayon tungkol sa Boyz. And, first time ko din papanoorin itong music video nila. Medyo natagalan nga lang ako. So, ayun lang. Start na natin. Ay. Wala na bang magagawa kung parati ka na lang naisip? Hindi naman sinasadya kung parati ka na sa aking panaginip. Tell me what I gotta do para mawala ka sa... Ah? Ay, wait lang! Hey, sorry Gagi. Sorry. Tinawag ako. Dalhin na natin. Para bang hindi na ako natuto, it comes to you. Tell me what I gotta do. Cause I'm all burned out. I'm all strong now when it comes to you. When it comes... Ba't apat lang sila? Di ba lima sila? Asan yung isa? Hey. Yun! I mean, goods naman, diba? Maganda naman.
Yung una ko napansin dito ay yung intro nila, kasi yung intro nila ay same vibes sa ano, same vibes sa Lagi ng Bini, kung saan asan na yun? Ayun, may mga ganyan guys, may mga kung ano-anong bagay na lumulutang sa ere tapos gumagalaw-galaw. Yun yung una. Pangalawa yung mga ano guys, itong mga white na space sa taas at sa baba. Kita nyo, ito pala yan, no? Yung ito guys, so itong may mga parang white space sa taas at sa baba, di ba? Kumbaga same vibes sa Lagi ng Bini, ano? Tapos ito rin sa intro na part, parang each member ng boys ay meron silang parang character na pinoportray, kung saan binigyan na rin tayo ng hint sa mga ano nila, sa mga post nila sa Twitter nung nakaraan, ano. Yung nakita ko kasing post nila sa Twitter nung nakaraan, para may mga emoji sila na ginagamit. So ngayon mas nagme-make sense na kung anong kinalaman ng emoji na yun. For example, siguro ito. Siguro kung bibigyan ko to ng interpretasyon, no, siguro si John Rick, more on sports ganyan. Tapos I mean kung pagbabasa natin yung mga ano, yung mga bagay na lumulutang-lutang na yan, diba? Tapos siguro si Gus siya yung tipo ng tao na ano, alam mo yun, talagang focus sa akads, ganun. Parang akads yung pinaka pinagkakaabalahan niya. Tapos si Ray, obvious naman to sa mga mask, sa mga gantong tela, siguro ano siya, more on sa teatro, ganyan. Tama ba si Ray to? May times kasi na ano eh, nalilito ako kung sino si Ray sa si John Rick. Basta yun siya na. Tapos si Ethan, siguro ano, more on singing, based din sa mga lumulutang-lutang na gamit, more on singing siya, ganyan. Last si BJ, siguro si BJ more on ano siya, more on online games, ganyan. Ayun lang naman nakapansin ko, camera, shots, movements, maganda naman ano, to be honest. Hindi siya yung parang boring tignan o sobrang plain tignan. Kumbaga, may iba-ibang flavor naman na naipakita sa audience kahit papaano, ano. And looking forward, ano, to be honest, looking forward sa iba pang kanta na ilalabas pa ng boys at kung ano pa yung mga bagay na pwede nilang maipakita sa atin, di ba? Syempre, itong grupo na to, talagang nagsisimula pa lang, kumbaga nagpapainit pa lang, di ba? And siguro marami pa tayong bagay na dapat abangan mula sa kanila. Baka mamaya meron pa silang mga something na itinatago na alam mo yun, balak nilang ipakita sa mga paparating pa nila na kanta. So ayun lang. And sana sama-sama nating abangan yun, ano. Ay sa ganito guys, teka. Ayan, sa i-mute ko muna. Sa ganyang part na sobrang makulay sila. Ang naalala ko sa ganito yung vision, particularly yung suot nila noong press con para sa pickup call. Kasi kung babalik niyo yung event na yun, sobrang kulay ng suot nila. Tapos yung mga ibang groups na nandun, ang gamit nilang kulay, mostly black and white. Kaya pa nagsama-sama sila sa isang frame, isang picture, talagang angat yung vision. Kasi sila lang yung gumagamit ng mga kulay na ganyan, mga matitingkad na kulay. Ano? Ayun lang naman guys. And again, looking forward sa mga bagay na pwede pang maipakita ng boys, ano. And siguro asingit ko na rin dito, no, yung para siyang ano, what's next para sa boys. Ano yung mga pwede pa nilang gawin, particularly sa YouTube channel nila, 'di ba? Kasi para kasing may ano eh, may ilang mga pop groups na ganito yung ginagawa. Once na ma-release yung music video, next yan siyempre mga lyrics video, dance practice, behind the scenes na magawa ng music video. Tapos yung reaction video ng grupo na yon sa music video na nagawa nila. Then after noon, wala na. Tahimik na yung channel nila for ilang buwan. Tapos ang next na ingay ng channel nila, ng social media accounts nila, sa next na nila nakanta. Wala namang masama sa ganun, pero para sa akin, sana maiwasan yun ng boys. Kasi, parang nawawala yung ingay ng grupo nyo. Diba? Kasi kapag gaganto, kahit paano gagawa ng ingay yan sa mundo ng P-pop na, uy, merong bagong
mayroong bagong P-pop group. Ito yung music video nila. Tapos sa susunod na araw, dance practice, BTS, paano ginawa yung music video, ganyan. After nun, nga wala na, tahimik na ulit. Diba? So sana, ang parang pinupunto ko sa management, no, ng mga P-pop groups. Sana makapag-content kayo, no. Sayang naman kasi yung ilang buwan na tahimik yung social media accounts ng grupo nyo. Diba? Kumbaga, sayang yung hype, sayang yung ingay na nasimulan ng kanta nyo, diba? So, kahit hindi ko naman sinasabi na mag-daily upload kayo. Hindi naman, diba? Mahirap din yun, syempre. Kumbaga, alam yun, siguro kahit i-assure nyo lang na every month meron kayong upload. Huwag nyo nang paabotin sa point na talagang tatahimik yung social media accounts nyo, yung YouTube nyo, ganun. Mag-content kayo kasi yung mga fans, sobrang sipag nilang mag-edit ng mga video. Promise guys, ilang buwan pa lang naman ako na tumatambay dito sa Pipa, pero grabe talaga yung suporta ng fans. Grabe yung effort nila. Every time na pag may mga yung grupo na sinusuporta nila, merong in-upload na content sa YouTube, in-upload nila yun sa TikTok, tapos may iba na parang in-edit pa, kaya mas naging nakakatawa ganun. So again, sana makapag-content kayo. And yung content din naman kasi na yun, hindi lang para makapagbigay ng hype, hindi lang para makapagbigay ng ingay. Siguro ano din yun, chance din yun, or binibigyan din ng opportunity yung public, yung tao, o yung posible na maging fan ng mga grupo na mas makilala pa yung members nila. Mas makilala yung, let's say, yung ugali nila, ganyan. At ayun lang, and ikaw, baka meron ka diyang comments, suggestions, feedback sa grupo na to, di naman kaya sa kanta nila, pwede mo i-comment dyan sa ating comment section. So ayun lang, and maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, please like this video and mag-subscribe mo na rin sa aking channel para masaya. So ayun lang, stay safe.